Dito may sariling volume bukod pa dun sa labas. Ang ginamit kong capacitor dito ay kasi ang amplifier ko na ginagamit ko ay Class D amplifier na dun sa Sir! Dalawa po yan, isang auxiliary in at saka isang line in. Para kung mag-play kayo ng cellphone, pwede po. Ayun guys, ito yung isa kong video, okay? Ano po siya, sira na. Matagal na ako kasing na-stuck. Tsaka talagang matagal na rin itong video, okay na to. Bali, ang binili ko lang po dito ay kaha. Tapos, ang sa loob po niyan ay ako nang gumawa. Ito ako na rin. Ito, pati mga buttons po. At tsaka itong speaker. At ang laman sa loob po ay kagaya nung sa nauna kong video, okay? Yung naunang video ko, ito yung Mega Pro. Model niya is Mega Pro Plus MP100NS Piolo. Okay, wala kayong makikita amplifier dito sa lapag. Kasi ang amplifier po na ginagamit ko ay Class D amplifier na dun sa, ano po, sa ilalim. Papakita ko po sa inyo. Ito yung likuran ng video, okay? Nakalagay rito, mayroon akong nilagay na line in. Kagaya dun sa isang video, okay, ko na maliit. Nilagyan ko po ng volume, line in. Dalawa po yan, isang auxiliary in at saka isang line in. Para kung mag-play kayo ng cellphone, pwede po. At ang laman po niyan ay ito. Ang fan ko, puro palabas po yan, yung hangin. Tapos ito na yung kanyang loob. Mayroon akong saksakan dito, dalawa. Tapos meron akong amplifier, kung makikita nyo, ito yung aking amplifier, Class D amplifier po yan. Ayan po, medyo magulo nga lang, pero ayos po yan, yung mga connection ko. At ang preamp na nung nabanggit ko dun sa unang video, yung aking ina-assemble ay ito po. Ayan po yung preamp na ginawa ko. At ang control board ay ayun. Tapos meron diyang echo na board. Ayan. Yung nakikita niyong board. Tapos yung mga speaker na dyan. Mid-range. Papakita ko po sa inyo kung anong ginamit kong capacitor dyan. Naglagay na rin ako ng fuse dito. Ayan. Dyan pa siya. Ito open na. Hindi na kasi gumagana daw yung player. At saka yung sa speaker ko ay andito. Jack po yan. Sasaksak lang natin. Ganun din sa kabilang channel. Jack din po. I-re-restore ho natin to kung check din natin kung ano yung mga iba pang problema. Ang ginamit kong capacitor dito ay 50 volts pa pala yung ginamit ko, tapos 4.7. Meron pong nabibiling 100 volts, mas maganda po 100 volts, tapos 4.7. Tapos sa Twitter naman, 50 volts at saka 3.3 yung ginamit ko. Ito yung ginamit ko sa isang pang mid-high ko. Mid-high ang tawag ko rito. Ang capacitor po na ginamit ko ay 400 volts. Tapos yung farad niya is 5.0. Makapal po ang tunog niyan pagka ganyan. 5.0 microfarad. Ang tunog po nito ay high at saka mid. Yung speaker na to, dalawa po yan. Isa rito at saka isa dito. Same value po ng capacitor. Pang electric fan po ito. Tapos, yun na nga. Ito yung control board ko. Ang ginawa ko rito, ito yung sa microphone. Ito yung isa pang mic. At saka sa player na. Tapos dito, ito yung low. Ito yung high ng DVD. Yung mic, high at saka low. Yung line in, ito po. May volume ako ng line in. At saka, ano ba ito? Auxiliary. Dito may sariling volume. Bukod pa dun sa labas. Tapos yung saksakan ng mic, ito. Sa kabila, ito. Tapos yung master volume ko po ay nandito. Ang volume po niyan ay nandito sa ilalim. Ayun. Tapos yung saksak, ito po yung volume. Yung saksakan ng microphone ko po ay XLR. Binahaya na siya ng ano, may buhangin sa loob. At ito, yung sa microphone jack. Ayan, nakalagay po rito. Meron tayong volume ng music kagaya dun sa isang video, okay? Yun lang ang kagandahan nito sa player. Pwede mo siyang i-adjust yung volume.
Tapos ang master volume, ito na nga po. Andun sa ilalim. Ayun, so subukan natin kung kaya pang ma-repair yung Mega Pro kasi hindi na daw po bumabasa. Ito na yung isang video, okay? Nakapint na ho natin. Kahit papano gumanda yung looks niya. Hindi kagaya dati, talagang ano, barag na barag. At yun na nga po, nagpalit talaga ako ng speaker dito sa gilid. In-oversize ho natin. Ito. Itong player, actually, naka-tornilyo dapat pa dito. So, tinanggal na. Ayan. Sasama na. Ito, naka-tornilyo po yun dito sa gilid. At ang kanyang laman ay yun. Check out natin to. Ito, papakita ko po sa inyo yung ilalim. Ayan po. Ito na yung Class D amplifier. Andiyan na rin yung power supply. Tapos ito yung ginawa ko. Ayan. Andito yung bridge type IC kung tawagin. Or balance output. Kasi ang amplifier po, yung Class D amplifier, kailangan po niya ng positive at saka negative audio output. Yung inverting at saka non-inverting. Ito po yan, yung circuit na to. Ito po ay kanyang preamp. Dalawa. Ganon din dito sa kabila. Tapos ito po, kung napapansin nyo, ayan. Tone control po yan. High at saka low lang ang meron dyan. Yan, sa ngayon, lilinisin ko lang po muna to. Sa magawa man sa hindi, lilinisin ho natin to. Para ma-restore kahit papano. Kasi kinakalawang na po. Ito ho kasi dati ay nakapwesto sa Riyaya, Quezon. Tabing dagat po talaga yon. Kaya yun, kinalawang na siya. Hindi magandang idea pala na ipwesto ito sa tabing dagat. Kasi yung hangin, may kasamang alat, moist, doon na siya kakalawangin. Yun yung hindi ko naisip dati. Ito po pala yung date nung binili ko yung kaha na to. Ayan, may pangalan pa. March 12, 2016. Ayan po. So, ilan ba? 2016, 17, 18, 19, 20, 21. 5 years na po pala to. Sir! Liliguan kita mamaya, ha? Ikaw, kayong dalawa. Hmm? Patingin ng pangil. Patingin ng pangil! Anak ng tinapa. Kailangan ng putulan. Ikaw, Summer. Patingin ng pangil. Iyon. Okay guys, ititest po na muna natin. Play muna tayo ng music. Tapos yung input ko ay nandun sa auxiliary. Power on. Ayan, naka-on na. Ipot na rin yung pan ng amplifier. Nakakabit yung speaker. Volume. Ito yung volume ng auxiliary. Okay pa yung auxiliary in niya. Itong input naman ng DVD. Okay din. Ayan po, may audio po siya. Ito po ay input ng DVD sa player. Ayan po. So, problema lang talaga natin ngayon ay yung player. Imagine if I'm in love.
And guys, so far okay yung tunog, yung tweeter, mid-range, woofer, ito, gumagana po lahat, ito gumagana, ito gumagana din po. Ngayon, ang hindi lang po natin matest ay yung sa player kasi hindi po nagbabasa ng bala. So far okay, so kunti lang ating problema. Check po natin yung player kung kaya pang ayusin. Okay guys, check up po namin itong ano, player ng Videoke, yung Mega Pro. Walang power. Wala. Okay, so check mo kung may pumapasok na 220 dito sa kable. Okay. Tester. Pag nag-set ka na, pag nag-test ka ng 220 volts, yan, tama yan, 250 yung range, nasa 250 na AC. Okay, so meron kang 220 volts. Bakit siya walang power? Check mo yung ano, yung output supply dito sa secondary. Ayan yung guys, yung nakalagay dyan sa output supply ng power board, merong negative 12 volts, positive 12 volts, merong 5 volts, merong 3.3 volts, at saka ground. Check mo lang yung ano, positive 12 volts. Kuha ka lang na isa kung meron. DC yan ha. Positive 12 volts yan. Yung chinek mo, positive 12. So, ang makukuha po natin na supply ay nakasin tayo ng 50. Range 50. So, wala ho. Hindi ho tayo maabot ng 12 volts. Bali, ang bilang lang po niyan is 5, 6, 7 volts lang. 7 volts, may problema yung power supply. Kaya ayos niyang mag-on, kulang yung ano, nilalabas na supply. Subukan mo yung 5 volts. Ilipat ko lang yung range ng 10. 5 volts. Oh, breakdown. Positive 5 volts ang susukatan mo. Ayan po, ano lang siya. 3.2 volts lang. Wala. May problema yung power supply. Sige, check natin yung power supply. Hugot-hugot. Yan. Good. Pag na-analyze mo na yung problema, check ng supply. Basic lagi yung i-apply mo ha. Yeah. Basic lagi. Tapos yun na. Ngayon may supply tayo pero mababa. Tapos mag-focus tayo dun sa supply. Ito yung nagko-control ng supply. Yung photocoupler kasama yung circuit na to. Yan. Ito. Pati itong IC na to. IC or transistor. So yun. Check mo lang kung may mga piyesa dyan na obvious. Yung sa physical or pag-tester kung ito ba yung change value or open or shorted. Sige, tirahin mo na. Check. Ayan guys, nakita na namin mayroon siyang corrosion. Mayroon nung ano, pins, test probe. Ito po, mayroon siyang corrosion dito sa area na to. Connected din po siya sa control ng supply. Kasi ito, connected dito sa IC na to. Eh, nakalagay po IC3. Papunta na po yan ng photo coupler. Sige, check mo na lang to, tanggalin mo. Check natin kung anong value niya. Ayan na guys, natanggal na po. At yung kabilang terminal, naputol na. Kaya pala. So, check na lang po natin to kung anong value nito. Okay guys, hindi na ho namin mabasa yung color coding. Ang gagawin namin ay subukan kaskasin ito yung dulo kung kaya pang basahin. Kaskasin mo lang yung dulo para ma-open, mabalata ng konti. Yan. Ayan, balatan na po. Tester. I-set mo lang muna ito sa times 100K. Tingnan natin kung may mabasa siya. Times 100K muna. Mataas. Ito 100K. Check mo kung may reading. Meron ano? Meron. Okay, sige. Baba natin. Times 1. Meron. Pitik. Yun. 10K.
Subukan mo nga pagdikitin tong test prep. Tingnan natin yung naka-zero. Ayun, naka-zero tayo. So, swerte po tayo. Nabasa ng tester natin kung ano yung value niyan. 10K. Ulitin mo kung talagang 10K. Nga. So, palitan natin yan, 10K. Okay, good. Good, good. Ihanap ka ng 10K sa mga pyesa-pyesa natin dyan. Malupit ang pyesa. Ang 10K po ay brown, black, at saka orange. Brown, black, orange. Naghahanap po kami ng 10K. Ayun, ay, hindi pala. Trainer pala yun. Kala ko yun. Trainer pala. Pasensya na po kayo mga kabayan at gabi na po ngayon. Madiling. So wala tayong 10K. Anong meron tayo dyan? Ano yun? 20K? Ganito na lang gawin natin kasi wala tayong 10K. Meron tayo kaninang ano? 20K no? Ito yung ano? 20K. Red, black at saka orange. Ang gawin natin kasi 20K ito, kumuha ka ng dalawang 20K. Tapos i-parallel mo para makakuha tayo ng 10K. Kung 20K yan, lagyan mo ng isa pang 20K, magiging 10K. Testerin mo muna yung isang resistor. Tingnan natin kung 20K siya. Times 1K pa rin tayo. Ayun nga, 20K nga siya po. Okay, pagsamayan mo silang dalawa ngayon. Dapat makakuha tayo ng 10K dyan. Dilipitin mo sila. Magkabilang terminal. Huwag masyadong mahaba. Hindi, mali. Parallel. Kabilang ano pa, kabilang side. Ganun din. Yan. Parallel dapat. May gising ano lang. Up, okay na yan. Kasi mamaya sa terminal, sa paghinang sa board, kailangan may kakapitan. May isok-sok natin yan. Check natin. Ayan na guys, nakakuha na tayo ng 10K. Nagparallel tayo ng 20K, dalawa. Kaya nakakuha tayo ng 10K. Yun ang diskarte pag wala kang makitang resistor na eksaktong value talaga na isa. Pwede kang mag-series, pwede kang mag-parallel. Okay? Kapit mo na yun para magkaalaman na. Okay guys, ganyan na po yung itsura niya. Yan. Susuksok na po namin sa board yan. Okay. Tira! Ayan na guys, nakakabit na po. Maliit lang kasi yung resistor na original. Naglagay tayo ng 1/4 watt na resistor. Kaya nakatayo siya. Mga ngawit yan, Mel. Sige, try mo na lang. Ayan na nga, nakakabit na. Nakasaksak pa. Sige, i-try mo. On. Ayun! Hello! Load. Yan. Yung problema, hindi siya nag... Hindi umiikot. So, another problem. Yun lang. Double check mo kung may supply na 12 volts or 5. Kung tama ba, baka mali naman. Baka sumobra. Mahirap na, baka sumobra. Masisira yung board. Sige, off mo muna. Wag mo na hugutin. Check mo na lang sa tester. Yung kaninang pag-check natin ng volts. Monitor ko lang dito kung may 12. Ayun na guys. Meron na siyang 12. Okay na yun, yung power supply. Problema, next problem natin ito, bakit tayo... Uhu. Ah, okay. Alright. Tingin ko problema nito yung ano, pinaka-dynamo. Yun ang madalas na encounter ko dyan. Yan, sige, check ko muna. Yan guys, binuksan ko na yung ano, yung sa lens niya. Merong moist, nag-moist po. Ayan o, at malabo na yung lente niya. Dilinis ko na, ganun pa rin. Ang panglinis po rito ay cotton lang na walang halong kahit na ano. Basta cotton lang, punasan niya lang yung taas nito. Isa pang problema itong pinaka-dynamo niya, parang stuck up na po. Wala na, ayaw na rin gumana. Kasi dapat, gagana po yan. Pagka naka-times man ako, dapat iikot po yan. Pakita ko po sa inyo. Ito yung tester ko. Dapat gagalaw to. Kita ba ngayon? Dapat. Tetesterin ko ngayon. Sisya na po kayo. Gabi ngayon. Kaya madilim tayo. Yan. Kita.
wala, hindi siya naiipot. Wala, kahit dalawa wala. Itong isa. Yung sa truck niya, ayan, gumagalaw. Yun, okay yung sa truck. Ayan, gagalaw po. Yan dito, wala. Ang ginagawa ko po ito noon, binubuksan ko itong dynamo, tapos nililinis ko sa loob. Pero bumabalik po yung problema niya, kaya ang suggestion ko dito, palitan. Pwede naman pong palitan itong buo. Buo. Papalitan natin ito ng buo. Kaso wala po tayong pamalit, kaya standby uli siya. At nandito tayo sa probinsya, wala pong pyesa. Dati may stock po ako nito. Nagamit ko na nung last vacation ko, last year pa. I-add ko lang po ito, no, sa technique ko lang ito kasi kapag gumawa ako ng DVD. I-on ko siya, wala yung ano, cover. Tapos ito, itatapat ko lang siya rito. Hintayin natin umilaw na yung lens. Load ba? Wala lang ha, nagluloko na rin. Ayan. Ayan, ilaw. So, wala siyang reaction, parang walang nakita yung lens. Bukod sa sirang dynamo, ito, sira din yung lens niya. Kahit umiilaw po, parang wala siyang nakikita. Yun, oh. Kasi kung nababasa niya to, magkano po, maglalaro po yung lens na yun. Tsaka iikot ito. Susunod-sunod yung kanyang, ito, yung nagbabounce. Ulitin natin. Based on experience ko lang po ito. Umiilaw siya, yan. Wala po, wala akong marinig. Meron dapat dadaos-dos dyan yan. Tsitsit, parang nag-scratch. Ayan. So, yun lang. Wala tayo. No hope tayo ngayon. So, sana ay nagustuhan nyo ang aming video. At kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag nyo pong kalimutang i-like, share, and subscribe. Kung mayroon po kayong katanungan, comment nyo lang po. At atin po itong sasagutin. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And God bless.